Nagbibihis ako kasi ngayon ay holiday ko and habang sinuot ko kanina tong relo, meron akong naalala na binili ko pang relo nung I think January ato or December pa yon. Hindi ko na maalala pero kaninang sinuot ko tong relo naalala ko and super excited ako na tignan ulit or ito yung first time ko na parang titignan simula nung binili ko kasi nung nabili ko siya, parang tinago ko na agad siya and ito yung SNCV24J1 na automatic na Seiko 5 na combination ng gold-plated at saka stainless. Na binili ko before ay parang pure na gold plated tapos yung iba ay stainless talaga. So parang excited ako and ito yung first time ko na magkaroon ng sports watch na Seiko 5. And ako kasi sobrang hilig ko sa mga bagay o mga gamit na pang unisex talaga, mga damit, sombrero, sapatos, mga ganyan. Mahilig akong mag jogging pants. Sobrang simple ko lang talagang mag-ayos pag lumalabas ako and sobrang na-inlove ako dito sa relong to kasi ito yung first time ko talaga na magkaroon ng sports watch and isa ako sa fan ng Seiko 5 kasi hindi ko alam basta yung mga relo ko ay Seiko 5 and gusto ko talagang mag-collect pero ayun medyo expensive lang siya compare sa ibang brand ng relo. So eto siya guys. Eto. Ayan. I-unbox natin. Although nabuksan na to, nakita ko na nun kasi pinaputulan ko pa siya. So, eto siya. Doble yung box niya and ayan. Ayan siya guys, sobrang ganda niya and siguro ito yung pinaka-favorito ko sa lahat ng Seiko 5 na relo ko. And syempre meron siyang resibo kasi meron siyang warranty na 1 year. Pag may problema siya, pwede mo siyang ibalik and libre siyang gagawin. And ito, ang haba guys ng natanggal na pinutol nila sa bracelet niya kasi itong kamay ko ay sobrang liit talaga. Pinatanggal ko na rin itong mga tone niya noon. And syempre meron siyang ito, yung tag niya. Ano ba? Ayan. And grabe, sobrang ganda niya guys. Ayan. Pwede siyang gamitin ng lalaki kasi pang unisex siya and mahilig talaga ako sa mga gamit na pang unisex. Ayan, sobrang hilig ko sa sombrero.
Isa din to sa pinaka hilig kong gamitin, sombrero, and ayan, mahilig akong mag t-shirt ng malalaki. Pag bumibili ako ng t-shirt ay medium yung kinukuha ko kasi gusto ko yung medyo maluwag-luwag konti. Ayoko yung... Meron naman yung time na gusto ko na magsuot ako ng fitted. Kasi sa, kung friend nyo ako sa mga social media accounts ko, ayun, nagdi-dress naman ako, nagfi-fitted naman ako ng blouse, ganyan. Nag-skirt naman ako, pero kadalasan talaga pag nagdi-day off ako ay gusto ko yung comfortable ako. Pag wala akong a-attendan na mga gatherings, ganon, mga special occasions, ganito lang talaga yung attire kong mag-holiday. Kasi gustong-gusto ko talaga yung comfortable lang talaga ako. And ito yung pang-apat na Seiko na nabili ko. Medyo expensive lang siya. Pero okay lang kasi minsanan lang din naman ako bumili ng gamit ko. Kasi alam nyo na yung buhay ng isang OFW, diba? Kailangan natin na ilang mabuti yung pinaghirapan kasi... Hindi tayo palaging nasa abroad at hindi tayo palaging merong trabaho. Kaya ingatan natin yung mga pinagpaguran natin. Ayan, gustong gusto ko talaga. And itong suot ko ngayon, ayan, pure gold-plated siya. Seiko din to. At ayan guys, pwede rin tong pang-unisex. Ayan, I think nabili ko to nung last year pa, parang 2 years na to sa akin, and isa rin to sa pinaka gusto ko kasi gusto ko yung medyo malaki siya. Ayan, gustong gusto ko ng mga relo na automatic kasi pag battery kasi, ayun, parang ang hirap pag meron kasi akong isang battery na nasa Pilipinas na hanggang sa hindi ko na napa-batteryhan kasi parang ang hirap maghanap ng match niya. So yun, simula noon puro automatic na talaga yung binibili ko. And ito ay waterproof, 100 meter and 23 jewels. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya talaga. Sobrang gustong-gusto ko siya. And nung 2018, 2 years ako dito sa Macau, bumili ako ng relo na maliit, Seiko din, and ito ay battery. Ayan siya. Maliit lang siya. Gustong-gusto ko talagang nagko-collect ng relo. Pero yun nga lang, medyo expensive siya. Kasi itong last na binili ko, ito ay half ng sahod ko ng isang buwan. Medyo para sa akin, pag half ng sahod ko ng isang buwan, parang medyo expensive na yun. Pero worth it naman kasi parang remembrance ko to sa pagtatrabaho ko dito sa Macau. Soon, pag makauwi na ako, syempre. Nung nagtrabaho ako ng Saudi, mayroon akong isang Seiko na nabili. Ito ay... Ito siya, guys. So, parang ito ay magna 9 years or 8 years na sa akin. Maliit siya na gold-plated din. Sobrang cute niya. And ito yung ginagamit ko pag may mga occasions ako na medyo formal, na nakadress ako, ganun. Ito yung ginagamit ko. Automatic din siya and sobrang iniingatan ko talaga yung mga gamit ko kasi ako kasi minsanan lang akong bumili ng gamit. Hindi ako yung bili ng bili kasi ang hirap talaga pag isa kang OFW, pag kung ano-ano yung binibili mo, pag hindi mo talagang pag-isipan yung mga pinagbibili mo, magsisisi ka talaga sa huli. So yun guys, minsanan lang ako bumili ng gamit pero yan, iniingatan ko talaga. Apat pa lang ang Seiko 5 na relo ko and ito yung pang-apat. I think ito yung pinaka-expensive sa kanila. Hindi man ganong ka-expensive pero para sa akin expensive na kasi ayun, ang hirap kitain ng pera, 'di ba? Lalo na pag isang OFW, sobrang hirap kitain yung pera kasi katas yun ng pagod mo, ng lungkot mo, homesick mo, yung pangungulila mo sa pamilya mo. Sobrang halaga talaga ng nabibili ng pinagpaguran ng isang OFW. Meron din akong isang Casio. Ito. Ang hilig-hilig ko talaga guys sa mga, ayan, pang-unisex.
Sobrang na-inlove ako sa Casio na to. 500 MOP ata. 500 MOP plus lang ata yung bili ko dito noon. Hindi siya ganun ka-expensive, pero gustong gusto ko talaga ng mga relo na... Ayan. Pang unisex talaga. So, ayun guys. Ito lang yung collection ko, and kung merong mag... kung merong magbigay ng gift na Seiko, ayan, sobrang matutuwa ako, jokes. Ayan, sana madagdagan pa yung Seiko collection ko, kasi apat pa lang yan. And, ayun. Shout out sa lahat ng OFW na kagaya ko dyan. Ayan, mag-ingat kayo palagi, and huwag pabayaan yung sarili. Sa mga may pamilya na OFW, kumustahin nyo palagi yung mga family nyo, kasi sobrang importante ng pangungumusta nyo sa kanila, kasi ayun, sobrang miss na din kayo. Siyempre. Thank you so much guys for watching. Ito lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung konting collection ko ng Seiko, and hindi ako magaling guys na mag-review or mag-unbox ng bagay-bagay. Ayan. Pero, ayan, natutuwa lang ako kasi, syempre, pinagpaguran. And sobrang special to sa akin kasi kahit hindi ganun ka-expensive, sobrang special to sa akin kasi galing to sa pinagpaguran ko. And sobrang iniingatan ko yung mga nabibili ko kasi hindi palaging ikaw ay nakakabili ng gamit. Diba? Sana ganun din kayo. So, yun lang guys. Hanggang dito lang. And thank you so much for watching. And thank you so much sa pagsama nyo sa akin na i-unbox ulit ang aking nabiling gift sa aking sarili. So, ayun. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. See you guys on my next video. Bye! Love you all! I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the